Hello guys, welcome back at magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon, meron tayong gagawin. So itong rechargeable mist pan, ang brand niya ay Farfly. Sabi ng may-ari, mahina daw ang ikot nung una. So katagalan daw is ayaw nang umikot. Yan. So ito, meron na siyang digital display at ito yung kanyang fan. Meron din siyang swing. Yan. So meron ding pindutan sa itaas. So tara guys, buksan natin at tingnan natin kung ano ang problema. So ngayon, i-plug in lang natin. So wait lang. Yan, naka-plug in na. So meron na siyang indicator na merong power. So power on. Yan. So hanapin natin yung control ng fan. Ito, speed plus. So yan. So nakita nyo, 12. So taasan natin yan. I-max natin kung meron bang pagbabago. Yan, naka-max na pero yung fan talagang wala. So hinaan natin. So wala din. So yung swing niya, meron naman gumagana. Yan. Tsaka yung kanyang timer, okay din. Tsaka yung mode mist. Yan. So yung pindutan natin is functional. So yung motor natin is hindi nagpa-function. So tara, buksan natin. So bago po lahat guys, paki-subscribe po kung bago ka pa lang o napadaan lang, at pa-hit ng notification bell para updated ka sa aking next na i-upload. At maraming salamat. So ayan guys, natanggal ko ng mga screw nito. So buksan na natin para makita natin yung loob. So yan. So ito yung kanyang board, yung para sa display. Yan, ito yan. Saka ito, supply niya. So maliit lang. Saka meron ding circuit sa ilalim para sa mist yata to, kasi merong sensor dyan. So siyempre meron ding battery to dahil rechargeable to. Yan, ito yung supply niya. So ito yung kanyang battery. So meron ditong switch sa itaas. So itong switch nito is para lang po sa battery. Kung gusto natin gagamitin yung battery, i-switch on lang natin. Yan. So una nating gagawin is mag-voltage check tayo sa kanyang mismong board. Yan, so meron diyang naka-indicate na 15 volt. So yan po ang galing sa ating power supply na 15 volt. So meron ding extra na 12 volt. So hindi naman siya ginagamit. At merong switch. So yan po yung switch para sa ating battery. Yan, so merong nakalagay yan na DT. Sa kabila, ito yung mga out. So merong out na lead supply, papuntang lead. Yan. So yung iba para sa swing. Yan. Ito. At saka yung isa para sa fan. So dyan tayo magpo-focus o mag-voltage check tayo dyan kung merong supply.
Meron ding 34 para sa ating mist. Doon. So, parang okay naman yan. So, mamaya, tingnan natin yan kung merong problema. So, una guys, mag-voltage check tayo. Tignan natin kung merong pumapasok. Yan. So, siyempre, merong 15 volt dahil nakita natin kanina na merong display. Yan. So, next, proceed tayo sa kanyang out. So, wait lang. So, i-on ko muna yung kanyang fan. Kung meron ba talagang lalabas na voltahe. So yan, naka-on na po. So pindutin natin yung speed. I-max lang natin sa 24. Tapos mag-voltage check tayo sa out ng fan. So wait lang. So hanapin natin yung ground. So ito. So ito yung kanyang supply na para sa ating fan. So meron siyang 14.8. Ayan, ibig sabihin meron po siyang supply. Yan. So, i-adjust natin yung speed kung meron bang pagbabago. Yan guys, tumaas ng konti. Pag mahina yung speed, nasa low speed siya, yung voltahe niya ay tataas ng point something. So pag malakas yung kanyang speed, so bumababa siya hanggang 14 volt. So yan, so ibig sabihin meron itong supply. So next step ay check natin yung wire kung wala bang putol. So tatanggalin lang muna natin yung fan na nasa loob. So i-cut ko na lang. So wait. So yan guys, natanggal ko na po yung motor. So pinutol ko na yung dalawang terminal, yung red at saka black. So galing sa motor. Para dyan tayo mag-check. So yan, naka-ready na. Yan, so nakita nyo po yung voltahe na 14.9. So ibig sabihin, good yung wire na pupunta sa ating motor. So yung salary nito is yung fan na mismo. So yan guys. So i-adjust natin yung speed kung meron bang pagbabago na voltahe. So tingnan nyo po yung ating tester. So nakita nyo 14.8. So lakasan, hinaan natin yung speed. So yan, naging 15. Pag mahina, naging 15. Yan, pag nilakasan natin yung speed, naging 14 point something na lang yung voltahe. So good po yan. So next natin gawin is yung fan. Buksan natin, baka pwede pang ma-repair. So yan guys, ito na po yung kanyang fan. So ito po ay DC na fan. So tatanggalin natin to, baka meron lang kalawang sa loob. So ito guys, meron akong nakita. So sad to say na hindi na po ito ma-repair, kundi papalitan ng bago. Yan, so yung carbon brass niya is nawala na. At saka yung kanyang metal is durog na rin. So
tingnan muna natin yung kanyang armature. Kung wala ba tayong makikitang sunog. Yan. So, sa tingin ko, okay naman. Yan. At saka, ang kanyang housing, okay din. Yan. So, good pa. So, ito lang ang kanyang carbon brass, yung nasisira. So, hahanap lang ako ng ganito, baka meron akong makita. So, ito guys, meron akong nahanap. Same po ang sukat nito. So, ito lang po ang ating ipapalit na bago. So, yung motor, hindi na. O yung buong set. So yan, bagong bago pa yan. So yan, so same lang po ang sukat, magkaiba lang yung style. Yan. So yan, ikakabit lang natin. So dapat naka proper po ang pagkabit nito dahil pag hindi, is hindi po yan iikot. Kumbaga, meron din yang alignment. Yan. So yan guys, wala po kayong mabibili na same size nito. Same size ng kanyang armature. So napansin nyo naman ang haba ng kanyang shafting. So yan, so isa pa, sobrang mahal nito kung bibili ka ng buo. So yan guys, hindi ko na ipinakita kung paano ko nilagay dahil mahirap din. So yan, okay na. So try natin itong paganahin kung under ba. So ito po yung luma na pinilitan natin. So ito po yung bago. Yan. Sana guys meron kayong nakukuhang kunting aral. Lagyan ko muna ng masking tape para makita natin kung umikot itong motor. Yan. So okay naman, hindi naman siya matigas ikutin. So wait lang. So ito na guys, na lagyan ko na ng masking tape. So i-power on lang natin. Yan, gumagana na. So, gumagana yung ating simpleng paraan. So, ibig sabihin, successful po yung ating gawa guys. So, hinaan natin. So, okay din. Palakas. Okay din. Yan. So, functional din. So, try nating i-off. Yan. On ulit. Wait. Yan. So, yan guys, okay na po yung ating gawa. Yan guys, finalize ko muna to. Lagyan ko muna ng hinang at shrinkable tube. Tapos, ibalik natin. So, stay tuned guys. Thank you.
So ito na guys, na ibalik ko na. So test natin ulit. So yan, umikot siya sa 12. So lakasan natin. Yan, hanggang 24. Yan, sobrang lakas. Inaan natin ulit. Yan, so yan guys, maganda siya. Meron siyang control na pwedeng sobrang hina. So meron ding swing. At higit sa lahat, yung mist. So tingnan nyo yung mist guys. Yan, sobrang ganda. Sarap tulagyan ng ice para maginaw. So okay na. So ma-adjust din. At saka meron siyang mood. Yan. At saka may timer na 1 hour hanggang 9 hours yata. Yan, 9 hours. Saka meron din siyang lead. Yan, sulit na sulit. Sobrang ganda nito guys. Yan, dito yung nilagay yung kanyang tubig. Yan guys, okay na. Sana meron kayong natutunan kahit kunting idea. So, bye-bye.